Paulit-ulit po kasi, nung inaudit ang PhilHealth, paulit-ulit pong rason ng ginawa na ninakawan ko raw ng 10.6 billion ang PhilHealth at nilipat sa DOH. For the record, Mr. Chair, that is a big lie. But this lie was made because there was collusion during that time. Because the officers of PhilHealth told me na uubos ang pondo dahil hindi sila binabayaran ng DBM. So I went to DBM very proud, asking for the payment. Nagagalit na nga ako, sabi ko, bayaran niyo yung PhilHealth. To my surprise, on the third meeting, para po akong pinuhusan ng boiling water. Nanliit po ako at nahiya ako sa sarili ko. Because DBM told me front, ma'am, pwede ka naming makausap, wala kang mga kasama dito sa maliit na kwarto. And they showed me, gustuhin man naming bayaran yung sinasabing 10 points, malaki po yun, I think 30 billion. Itong mga iba, hindi ito totoong miyembro. At ito yung pinapabayaran ng miyembro para i-justify yung 10.6 billion because it's there as a program fund. Laking gulat ko nung makita ko that the list of members there are existing members. Ibig sabihin, miyembro na, ginawa pa ulit na miyembro. Binago-bago lang yung mga pangalan. This is the worst thing. They carve out the names of the dependents of PhilHealth members. Ibig sabihin, kung si Congressman Mike Defensor, meron siyang akasawa, Mrs. Danica Fernandez, example lang po yan. Ay hindi, Defensor mag-asawa pala, dapat parehong apelido, sorry. So, yung mag-asawa, meron yung mga anak. At yung mga anak, miyembro ng PhilHealth kasi anak nila. Kinuha yung mga pangalan ng mga anak o kinuha yung mga pangalan ng mga asawa at nire-enroll. Ano po ang direksyon nun? Gusto lang kunin ang pera sa DBM, but there will be no new enrollments, no new members, because they just want to get the money para pagpakpan yung mga nawawalang pera sa PhilHealth. Are you saying that you were just speaking and giving us flowery words to jodorize the current status of PhilHealth? Congresswoman Garin, kanina nga po inamin na nga ni Dr. Vargas, may 3 billion ang nawala. And if we go back to 2018, may nawawalang pondo, period. As to sinong nagiging corrupt, hindi pa natin alam. Pero as to the allegation of corruption, meron. Honorable Garin, please continue. Yeah, may we ask the direct question to Dr. Vargas? Vargas, may nawawala po ba o hindi? Or wala? If it is due to Madam Mr. Chair, can we request Dr. Vargas to answer with a yes or no? Kasi ang napapansin ko lang po, hindi lang po ngayon. Sa ilang mga nakaraang hearings ng PhilHealth, masyado pong magaling si Ish sa paikot-ikot na mga sagot. And sometimes these indirect answers are actually geared towards diffusing the facts or misleading the investigators. So please answer the question. Is there corruption in PhilHealth or none? Mr. Chair, Madam Congresswoman, I cannot confirm po. Ano po? I cannot confirm po. So nagpabago ngayon? Ito, may kinoconfirm ka may nawawalang pera. Opo. Okay, so may nawawalang pera, hindi pa natin alam kung sino ang may gawa. Mr. Chair, at hindi ko rin po alam kung ito ay dahil sa korupsyon. So may nawawalang pera, baka nahulog sa bintana. Hindi po siya napunta sa korupsyon. Baka nawala siya kasi merong ibang nagbit-bit. Ganun po ba? Kaya nga po sa ngayon, nagkakaroon ng mga tinatawag na ganitong investigasyon. Kaya rin po may mga naka-file na kaso sa aming legal para po patunayan kung talaga pong merong mga nakawala na nagkakaroon. Susundan ko yung question ng Kong Galina. May nawawalang pera, umamin ka na, no? Sabi mo, may nawawalang pera. Hindi natin alam kung
kagagawan ng mga taga PhilHealth o kagagawan ng ospital? Opo, Mr. Chair. Thank you. Okay. Mr. Chair, next question. Ilang taon ka na po ish sa PhilHealth? How many years have you been with PhilHealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman, ako po ay napunta sa PhilHealth noong 1999. Just for purposes of transparency, I became the chairman of the board of... Just for purposes of transparency, I became the chairman of the board of PhilHealth for 1 year and 4 months, approximately. At ang una ko pong nakita na medyo nakakapagtaka, ito nga pong tinuro ng ating butihing chairman, Congressman Mike Defensor. And the and Congress and Senate has passed a lot of good laws. Simulan ko lang po yung pinakamalaking reason why there are a lot of fraudulent claims related to pneumonia, gastritis, hypertension, name it, you have it. Pwede ko po bang tanungin, Mr. Chair, ang ating butihing resource person, kailan po ba ipinasa ang senior citizens law? Madam Congresswoman, the effectivity date of RA number 10645 or the Senior Citizens Law Expansion is, I will have to check on this, is November 2014. So the Senior Citizens Law was passed on November 2014. Mr. Chair, napaka-importante po ng petsa na ito. Because this will display how laws with good intentions are actually abused by people who should have taken care of the members of PhilHealth's money. November 2014, ipinasa ang Senior Citizens Law. Nakasaad po doon yung membership ng ating mga senior citizens para po sila maging miyembro ng PhilHealth, lalo na po yung mga walang trabaho. My next question, Mr. Chair, is this. Dr. Pargas, kailan po ito napirmahan ng Presidente ng Pilipinas? November 2014 was the approval in Congress or in Senate? Mr. Chair, Madam Congress, ko po alam kung ano yung exact dates. So November 2014 is what? The approval in Congress or Senate or the approval of the Office of the President? Effectivity date po of RA number 10645. Meaning effectivity date, this is the day that that proposed measure was signed into law. This was approved by Congress either September or October, somewhere during that time. At dahil pinirmahan nga ng Pangulo, nakasaad po doon na bibigyan ng pondo para ma-enroll yung ating mga senior citizens. Kailan niyo po in-enroll sa PhilHealth yung ating mga senior citizens na hindi pa miyembro ng PhilHealth? Think sometime in 2015, Dr. Vargas. 2015. I'm sorry. If it's November, 2016, yes, Mr. Chair. Yes, right? Yes. Yeah. Para lang po sa kaalaman ng lahat, no? Pagka tayo yung nagpapasa ng isang batas, dumadaan po siya sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pinipirmahan, and after that law, it is funded.
because the law was passed in November, a point at which the budget for the next year and 2015 has already been made and approved, isinasama na siya dun sa pondo ng 2016. Mr. Chair, tama po ba ako? Yes, Madam Honorable Garin, you're correct. Kasi dun po sa presentation mo kanina, isa lang po ang sagot doon. When Congress passed the law in October of 2014, right there and then, the next day, Dr. Ish Vargas immediately went on a press conference and informed all senior citizens to avail of many services. At yan po ang naging puno at simula ng paghahakot ng ating mga lolo at lola na akala nila para sa kanilang kapakanan. And I was surprised because during this time, I was somewhere in Mindanao and I saw a truck full of passengers. Una, akala ko mamimiesta. Pangalawa, akala ko may namatay. Sabi ko, mahirap naman dun, no? Ang daming senior. It was only after a few weeks and a few months that I realized na ito pala inahakot sa iba't ibang mga clinic, and the senior citizens law became an excuse for PhilHealth and their cohorts to rob the people's money. Can Dr. Ish Vargas affirm to that? Dr. Vargas? Madam Chair, Mr. Chair, Madam Congresswoman, there was a board resolution in 2014 that the entitlement to the identified programs for senior citizens shall commence on November 25, 2014, which is the effectivity date of RA 10645. It was a board resolution 1922, series of 2014, and after that po, a circular was issued also in 2014, as the implementing guidelines for the mandatory PhilHealth coverage of senior citizens. Okay, Mr. Chair, ang sinasagot po ng ating resource person, ang sinasabi niyo po, dahil noong 2014, nagkaroon ng board resolution na i-implement na yung panukalang batas na ito. When did you come out in a press conference and announce to the whole country and inform all the hospitals and the regional vice presidents to let the senior citizens avail of a checkup that brings them to the hospital where they are given free food, but their PhilHealth availments are actually depleted? Mr. Chair, Madam Congresswoman, I don't remember na po. I apologize. Pwede mo po bang ma-search? Bibigyan, may wifi naman po dito. Di ba may date po doon kung kailan nyo in-announce yun? And this was a subject of several meetings we had, Ish. And I even asked you several times, why did you have to announce in public lahat ng senior citizens? Magpa-konsulta kayo, magpa-check up kayo, magpa-admit kayo. Kasi libre na babayaran ang ospital nyo. And I asked you, why do you have to do that? You did it a day after Congress approved the bill on third reading, even before the President signed the law. So Mr. Chair, let me move forward. Kasi hindi po mahirap hanapin yung date ng press ko na yon kapag ikaw yung nag-announce. Ibig sabihin, ginagawa pa lang yung batas. Nakaantabay na yung mga magnanakaw. Dahil in-announce na kaagad at ready-ready na yung lahat na pagkapirma ng batas, naghakot na ng mga lolo at lola. Despite the fact, Mr. Chair, that DBM did not release the funds for the enrollment, I am not saying that we don't give them free services. We should.
But what is glaring here, wala pang ang batas, wala pang IRR, hindi pa napoponduhan ng DBM, in-implement nyo na. And PhilHealth recorded that as collectibles. Kaya nga po, ni-record nyo na may collectible kayo ng Senior Citizens Premium ng 2014, Senior Citizens Premium ng 2015, at noong 2016, kinukolekta nyo times 3 the actual premium. That is the reason, Mr. Chair, kung pwede pong makuha ng committee ba yung mga datos at mga dokumento that will support what we found out. Because that will explain the graphs that you presented earlier. Let me move forward. Ang masakit po kasi, ilang announcement na ang narinig natin na yung frontliners o yung mga doktor, yung mga laboratory personnel, yung mga nag-handle ng hospitals at mga pasyente natin may COVID ay libre ang kanilang COVID tests. Do you affirm this? Mr. Chair, Madam Congresswoman, ang polisiya po natin pagdating sa COVID testing ay kung sino po yung nasusulat sa DOH Department Memorandum for the testing, sila po yung nakaka-avail. Yes, Mr. Chair, the frontliners, the healthcare workers na nag-aalaga sa ating mga pasyente ay nasa DOH protocol po. At kaya nga po ang presumption ng lahat ay covered sila. Unfortunately, the laboratories that are testing them are now asking them to pay dahil hindi raw sila binabayaran ng PhilHealth. Kasi ang sagot daw po ng PhilHealth, in-announce yan, pero wala pa yung guidelines. Do you already have the guidelines? Whether frontliners, direct frontliners, and I mean medical workers, hospital workers, doctors, medtechs, nurses, people inside the hospital catering to our patients are already covered by PhilHealth. Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, with our circular po doon sa testing, naka-attach po doon ang guidelines ng DOH kung sino po yung covered. So effectively po, kasama po doon ang ating mga frontline health workers, Mr. Chair. So doon po sa inyong guidelines, ang sinasabi po, pagkapag ikaw frontliner, bayad na ang testing mo. Again, kasama po yon doon sa guidelines. Kung sila po ay... What guidelines, Mr. Chair? Is it PhilHealth guidelines or DOH guidelines? Doon po sa kung sino po ang i-cover for the testing, yun po ay nasa DOH guidelines. Doon naman po sa testing circular guidelines namin, doon po nakasulat yung package kung magkano. And again, nakalagay din po doon na dapat ito po ay co-pay. Ano nakalagay doon na? No co-pay po. Okay. Mr. Chair, medyo may gray area po. Ish, can you answer us directly? If DOH issues a guideline or merong memorandum ang Department of Health, Mr. Chair, yan po ba ay automatic na memorandum na rin ang PhilHealth or hindi? Yes or no, please? Yes, Mr. Chair. Do you mean to say that if the Secretary of Health or an undersecretary issues a memorandum, it's an automatic memorandum of PhilHealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman, as I understand po, PhilHealth being an attached agency, and of course the chairperson is the Department of Health, then we will follow. Mr. Chair, my question is direct. Please give me a direct answer. Mr. Chair, as I understand, yes. So pag merong memorandum ang DOH, automatic memorandum na ng PhilHealth yon? No, Mr. Chair. You don't issue a board resolution or guidelines for that matter? Because I can present to you all the requirements like Yolanda.
Noong nagkaroon ng announcement ang Secretary of Health that all the patients will be covered, PhilHealth convened the board and the board issued a resolution to support. Yes. The secretary. Mr. Chair, Madam Congresswoman, I clarify. Yes po. All our policies would have to go through the CHOT or through the board being the governing policy in order to adapt any policies of the government po. Because PhilHealth is a GOCC. It is not directly under the Department of Health. Right? That's why the Secretary of Health sits as the chair of the board. And many other people sits in the board representing other government agencies. So ulitin po natin, and please confirm this. Kapag meron pong direktiba ang Department of Health, hindi po yun automatic sa PhilHealth. The board convenes, issues a memorandum, and you come up with guidelines for the implementation. Tama o mali? Mr. Chair, tama po. That's why with the circular guidelines po natin. Kaya po, tama po. So Mr. Chair, ang sinasabi at inulit po ng ating PhilHealth officials ngayon, kapag merong memorandum ang Department of Health, kailangan ang PhilHealth mag-convene and they decide whether they accept it or not. After accepting it, they come up with guidelines so that it will be implemented. Klaro po tayo doon. Can I again get your confirmation on this? Mr. Chair, Madam Congresswoman, as far as I know, yes. Thank you, Mr. Chair. Kasi ang nakakapagtaka po, sinasabi niyong covered kasi nasa DOH algorithm, pero wala kayong ginawang guidelines. Kaya tuloy ngayon, gray area, sinasabi niyong covered, pero yung ating mga frontliners, yung mga doctors, nurses, nagkakamatayan na nga sila. And their testing is not covered. Sila pa ang nagbabayad. Pinapabayad sila dahil yung mga laboratories hindi na nire-refund nyo dahil walang guidelines. Pero sa senior citizens law, mabilis pa sa kidlat na inimplementan nyo ito maski wala pang guidelines or wala pang IRR ang batas at wala pang pondo na binibigay sa inyo for enrollment. Nakikita niyo po ba ang diferensya? Yes, Mr. Chair. Madam Congresswoman, again po, just to say lang po, there was already a board resolution in November. Can you give me a copy of the board resolution? Yes po. We will provide po the... This. Paulit-ulit po kasi, nung inaudit ang PhilHealth, paulit-ulit pong rason ng ginawa na ninakawan ko raw ng 10.6 billion ang PhilHealth at nilipat sa DOH. For the record, Mr. Chair, that is a big lie. But this lie was made because there was collusion during that time. Because the officers of PhilHealth told me na uubos ang pondo dahil hindi sila binabayaran ng DPM. So I went to DPM very proud, asking for the payment. Nagagalit na nga ako, sabi, my surprise, on the third meeting, para po akong binuhusan ng boiling water. Nanliit po ako at nahiya ako sa sarili ko. Because DBM told me front, ma'am, pwede ka naming makausap, wala kang mga kasama dito sa maliit na kwarto. And they showed me, gustuhin man naming bayaran yung sinasabing 10 points, malaki po yun, I think 30 billion. Itong mga iba, hindi ito totoong miyembro. At ito yung pinapabayaran ng miyembro para i-justify yung 10.6 billion because it's there as a program fund. Laking gulat ko nung makita ko that the list of members there are existing members. Ibig sabihin, miyembro na, ginawa pa ulit na miyembro. Binago-bago lang yung mga pangalan. This is the worst thing. They carve out the names of the dependents of PhilHealth members. Ibig sabihin, kung si Congressman Mike Defensor, meron siyang akasawa,
Mrs. Danica Fernandez. Example lang po yan.